action measurement ng mga cranes, no? So para masukat natin yung wear ng stowing bearing. Kasi minsan pag napabayaan to, hindi natin ma-check yung bearing o yung wear ng bearing dyan sa mga gitna. Yan yung stowing, no? Yan yung sa gitna. Yan yung maitim na yan. Yan yung bearing sa gitna. So, susukatin natin yan. Susukatan natin yan ng clearance, no? Yung wear clearance niya. So, tinatawag natin na axial reduction clearance or yung in short term ay yung racking test na tinatawag nila, no? So iba-ibang crane, iba-iba ang pamamaraan ng pagkuha ng racking test o yung clearance na yan na sinasabi ko, axial reduction clearance, no? So ito, MNF, iba-iba rin yung procedure, no? So ngayon, pupunta tayo doon para kunan natin ang measurement, no? So, kung pasok pa ba siya sa Aster Makers recommendation na wear. So no. Kasi pag hindi mo talaga nakuhaan ng sukat, minsan yung malaki na yung wear ng bearing. So yan, yung gitna na yan, nahuhulog sa budiga yan. Dito yung gitna. So may mga case na nahuhulog itong gitna ng crane sa budiga kasi wear na yung bearing, hindi na gumagana. Napuputol yan dyan, napuputol sa gitna. Ngayon, pupunta tayo doon para kunan ng clearance yung bearing. Tara guys! Ito yung gear rim. Gear rim tawag dyan. Yan. Sa likod niya, nandyan yung bearing. Parang roller bearing siya. Para maglaro tong table flooring ng crane, no? So, yung susukatin natin yung wear niya, no? Kung gaano nakalaki yung wear. Kasi minsan, itong part na to, nahuhulog to. No? Pag wear na yung bearing dyan sa likod. No? O pag wear na yung bearing, may tendency na itong part na to ng crane, itong table na to, itong flooring ng machinery niya, nahuhulog, no? Nahuhulog sa budiga. Kaya nagkakandak tayo ng axial reduction measurement o tinatawag nating racking test, no? So kada crane iba-ibang pagkuha ng clearance ng racking test. So hindi pare-parehas. Dito sa NNF, ganito ang procedure ng pagkuha. So kukunin mo kung saan yung sintro. Yung center position nitong table pag naka position siya sa forward yung jib niya. So limbawa yan, naka-position ngayon sa akyat. So ito ang forward. Dito ang forward sa kabila. Yan. No? Yan. So yan. Yan lang. Tapos yung susukatan natin para makusukat natin yung clearance andun sa taas. Tinatanggal yo, tatanggalin natin yung plug. Yan, natanggal na yung plug. Diyan tayo magsusukat. Yun. Naka-position yung up na jib, yung jib naka-position sa up. So iikot natin sa forward para makuha natin yung center line ng flooring ng machinery, no? Yung turntable niya ba? Ayan. Iikot ni Mr. Jerjon, ang ating operator. Ayan. So iikot natin, dito tayo mag-umpisa palagi sa may forward part, no? Ayan. Para makakuha tayo ng center ng ating markings. Yan. Kukuha tayo dun sa baba ng center natin. Yan. Yan yung jib.
naman yun. Yan. Okay na yan. Yan. Oh, naka-forward na yung position ng jib. Patayin mo dyan. Patayin mo. So yan. Oh, naka-position na yung jib sa center. No? So maximum 45 degrees lang dapat yung position ng jib. So as much as possible, kung walang harang o walang matatamaan doon, naka-maximum outreach dapat yung position ng jib or naka-20 degrees. No? So, kaso may mga tatamaan doon. So, ilagay lang natin itong mga 45 degrees. Okay, yung position ng jib. Yan. Pero as much as possible, dapat sana ang position ng jib ay naka 20 degrees. So, titingnan natin doon sa baba kung ano. So, ito yung marking natin, no? Yan. Kita nyo yan. Yan, itong buhit na to. Yan yung marking natin na center line itong table, no? Itong flooring ng machinery space, na? Yan. So, yan yung meter A. So, paikutin natin yan. Yung markings na to, pupunta dito sa A. Tapos, pupunta dito sa B. No? Yan yung B, which is starboard. Yung D, nandito sa kabila. No? So, may mga letters. Yung letter, may corresponding position. Yung A, forward. B, starboard. Yung C, kadet, ano? C? Yung C is up. So, dito pala yung C, tama. Up, nandyan yung C. Tapos, yung D is port side. So, nandito yung D. No? Yan. So, yan. Kukunan natin ang clearance yan. No? Yan. So, itong markings natin, yan, no? Yan yung markings natin. Lagay siya sa forward na part. So, ito yung letter A or yung forward part. Yan. So, mimisure natin yung kanyang clearance. No? So, yan. Sa upside siya. Yan. Magsukat, no? So, dalawa yung measuring point nito. Ito yung number one measuring point. Dito. Oh, yan. So, dito yung sa half part ng ano, ng machinery space niya, yan dyan, measuring point number 1. Tapos, doon yung measuring point number 2. Sige to, measuring mo yung number 1. Dito ako sa number 2. So, dito yung measuring point number 2 sa kabila. Yan. Silipin natin dito. Yan. 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 Yan, isang butas. Ayan. Yun. Yan, oh. Yan. So, yan yung number 2 measuring point. Dalawa yung kukunan natin, eh. No? So, yan yung number 1. Measure ni Toto. Yan, oh. Sa upside, sir. Yan, right. Yan. So, dapat yung... So, dapat... Yung crane ay nasa maximum outreach o yung kung saan siya naglimit. So, ngayon, naka 20 degrees lang siya dyan na siya nag-stop. So, yun na yung pinaka-maximum outreach niya. No? So, iikuti naman natin, ilagay natin sa port side para doon naman i-measure. No? Sige. John, ikuhan mo sa port side. Ilagay mo sa port side. Yes, sir. Alright. Yeah, yung AV, galing ha. Yeah. Operator natin ha. Yan. Talaga. Okay. Yan sa port side ha. Eh, ikot mo. Okay. Port side. Yan. Unti pa. So, yan o. Yan, nandiyan yung center. Ito yung umiikot, no? Sa D na yan mamaya. So, isintro natin yan, yung D. Yan sa center ng flooring na to. Yan yung pinakasintro niya, eh. Oh, yan, so. Sige, John! So, yan, no? Yan, dapat yung letter D. Ano yung D, kadet? Anong posisyon niya ng D? Port side. So, ibig sabihin, port side yan, asper. Be, tingnan mo yung manual. Start to sir, ha? So yan, no? Yung position. Letter D, ano yan? Port side. No? So dapat makakuha tayo ng measurement sa port side. Sige, John! Sige! Sige! Sige, go, John.
natin yan. Yan. Okay. Sige. Yan. Yan yung kinasukat natin na clearance dyan. No? Yan dyan. Yan. Yan. Ilan? Yung measurement? 15. Wah. Baba sira. Gaba baba nga 94. 93 nga lang sira. 93.8. 8? Oh, sige. So yan yung 93.8. Ay, dali. Oo. Wala pa isa. Isa pa sira. Isa pa. Yan. Yan yung plug ng ano, ng measuring point. Nakalagay yan yung plug diyan. Tanggalin niyo lang yung plug. Pag nag-measure 93.7 yan. 93.7? Yung 93.7 daw. Yo, dito, measure natin yung sa point number 2. Ninety-five point eight talaga. So yun. Punta tayo sa app measurement. Ano yung app measurement? Literacy, no? So naka-D, lalagay natin sa literacy. Yan. Lalagay natin sa literacy. Sige, ilawan mo. Yan, ilawan mo lang yan. 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 Tayo sa letter C. Yan. Yan, umiikot yan. Yung O. Pupunta yan sa letter C. Yan. Yan. Ito yung letter C. Konti pa! John, konti pa, John! Ngayon, ganyan na stop, stop pa to. Oo! Nalagay natin yung stop pa! Yan! Okay! Konti pa! Oh, okay. Okay na. Oh. Sa ha? Ate, balik-balik natin konti. John, balik-balik mo konti ng sentro sa tornilyo. Balik konti. Kay... Balik konti. Ate, ilagpas na lang. Ilagpas mo lang konti. Sige pa. Balik konti. Hindi. Ilagpas mo konti. Ilagpas mo lang konti. Hindi pa naman nag-sintro eh. Hindi pa nag-sintro. Okay! Woo! So, yung si Cadet, anong position yan? Yan natin? Si, off. Eh?
She is off position. So naka-off position yung jeep natin ay naka-off position. So nyo mapansin nyo yung crane ay naka-off position. Pero may parking ko na. Yun. Bibirahin lang ba ni Hoist nung ba? Yun. Nagkuhan naman yung overload. Yun. So dapat supposed to be itong jeep naka-off position ngayon eh. So dapat yung kuha nito naka 20 degrees lang. Kaso bangga doon sa isang crane. Kaya niya na lang yung posisyon na kukunan natin siya ng measurement. No? Yan. So, ibig sabihin ng off, naka-off position yung jib. Yan. Kukunan natin ng measurement. So, dito tayo sa starboard na naman. Yan. Punta tayo sa litter bay, starboard. Sige pa! Yun, sige pa! Sige pa! Sige pa, konti pa! Ayos sa litter bay na tayo, starboard. Kunan natin yung sa starboard ng measurement. Yan. Dito sa point 1. Yan. Guys, yun lang no, yung pagkuha ng measurement ng axial reduction clearance o yung tinatawag natin na rocking test ng crane. So, sana may natutunan kayo sa video na to. Sa mga hindi pa nag-like and subscribe my YouTube channel, please like and subscribe my YouTube channel. Sa mga nagustuhan ng video na to, please share ang ating video sa ating ng ating Facebook page, no, para makapaabot sa ating mga kapwa marino. Salamat guys! Keep safe! And God bless!